Huwag niyang gagamitin yung hindi niya pagiging abogado. Eh kung hindi ka abogado, di mo maintindihan ito, wala na akong magagawa. Pero pinipilit kong ipaunawa sa kanya, bakit naman yung ibang mga kaibigan nating senador na hindi naman abogado, pagka naman naintindihan nila yung paliwanag na nanggagaling sa amin, eh naintindihan naman at wala nang masyado pang sat-sat doon. Pero ang totoo niyan, ang pinaglalaban niya, yung interest ng ABS-CBN at ikinakapit pa niya yung tinatawag niyang freedom of speech at saka press freedom. Hindi ba niya naiintindihan na ang ABS-CBN ay isang negosyo? Ibig mo bang sabihin, dahil ikaw ay isang facility ng press freedom o ginagamit ka sa pagbibigay ng mga sari-saring mga opinion, ginagamit kang isang network, hindi ka na ba susunod sa mga batas, sa mga patakaran at mga tuntunin ng ating bansa dahil ikaw ay nagkukunwaring kumakatig sa tinatawag na press freedom? Kamukha ng isang hanap buhay, kung mo ba ikaw ay isang public utility, hindi ka na pasasakop sa batas, hindi mo na babayaran lahat ng mga sagutin mo sa batas. Ganun ba ibig niya sabihin? I-determine ang competence ni Chairman Cordova. Kundi nagtatanong siya para ipakita niya sa bansa na nagkukunwari siya na ipinaglalaban niya yung interes ng mga nawalan ng trabaho. May pinagbabasihan na tayong isang desisyon ng Korte Suprema na prangkisa lamang ang pwedeng makapagbigay ng kaukulang pag-ooperate ng kahit anong klaseng network, radyo man o television. Eh, pinipilit niya yon. Doon na uuwi ang tanungan, humaba ng humaba, samantalang nakiusap na yung aming chairman, yung Senate President, na kung pwede sana ay paiksiin na yung mga pagtatanong sapagkat may mga gagawin pang pag-aamienda ng national budget natin at darating pa yata yung delegation ng mga mambabatas na galing sa Vietnam. So naitanong ko lang, bakit po natin binibilabor ang isyong ito? Gayong ito po ay matagal na pong nabaon. Eh wala naman pong kinalaman sa pagkakahirang niya sa COA. Ayun, medyo naging emotional si Senador Risa Ontiveros. Ilan ng trabaho ang ilan, mga 11,000 daw na mga manggagawa ng ABS-CBN. Matagal na natin pinag-uusapan na hindi naman 11,000. Eh hindi mo baka ako iniisip naman yung milyon-milyong Pilipino ka na niloko naman ng network na yan sapagkat yan ay pre-to-air network pagkatapos eh magbebenta ka ng black box. Paano naman ako yung hindi pagbabayad ng bilyon-bilyong buwis sa ating pamahalaan na parang sinadya naman nilang hindi bayaran. Napakarami ka akong mga violations naman na-establish ng Kongreso. Para kasing ang nangyayari, Admar, ginagamit lang si Chairman Cordova na siyang tinatanong. Pero parang ang binabanata niya yung Kongreso. Eh, ako nakaharap ako doon. Eh. Ako ay aktibong participant ng pagkakasara ng network na yan. Pagkatapos binubuhay niya uli. Parang naiinsulto naman ako. Yun ang feeling ko na anong ibubunga ng pinagtatanong mo, eh tapos na yung issue na yan. Sinabi ko nga sa kanila na ang DOJ opinion, opinion lang talaga yan, hindi batas yan. Maski na ako yung sinasabi nilang joint resolution ng both houses, Senado at ng mababang kapulungan, kahit na gumawa pa kami ng joint resolution para bigyan ng extension ng prangkisa ng ABS-CBN, hindi rin po pwede sa liwanag ng isang desisyon ng Korte Suprema na tanging prangkisa lamang ang makapagbibigay ng permit para mag-operate sila. Eh wala nga silang prangkisa at nag-expire na. Ngayon, sinasabi niya, para yatang nagsintimiento sa aking pagbibigay linaw sa mga bagay-bagay na ito, eh sa akin po kanyang hamak na opinion, sapagkat ako naman po hindi abogado, ipipilit ko po ito kanya. Napansin ko lang, alam mo namang hindi ka pala abogado, sinasabi na natin ang komplikasyon ng DOJ opinion at ang matibay na pahayag ng Korte Suprema sa mga bagay nito, mananaig pa rin ang batas, hindi yung opinion. Kung ayaw yung tanggapin yun, at para mang pinag-sinasabi niya, kung mo kami naman ipare-parehong mambabatas, nagkataong hindi siya abogado, hindi katwiran yun, Admar, eh. Hindi ka pala abogado, bakit hindi ka makinig sa mga taong nakakaalam ng batas para sa liwanag ng mga batas, ay magkaroon ka ng proper education. Mm-hmm.
Kasalanan ba ni Chairman Cordova yun kung mismong ang Kamara na ang nagdesisyon na wag siyang wag bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN at i-raise pa niya doon sa CA hearing? Ano naman ang kasalanan ni Chairman Cordova? Unang-una, sinabi na nga, kinuha niya yung DOJ opinion pansamantala. Ngayon, nung palalimin nila yung kanilang pag-aaral, sang-ayon na rin sa petisyon ng Solicitor General noon, doon sa kanyang petition for co-warranto, na doon ay lumitaw ang sang napakaraming mga jurisprudence na hindi ka talaga pwedeng magbigay ng kahit anong permiso kung wala ng prangkisa. Yan ang batas. Ang ponente pa naman nung desisyon na yon ay si W. Case yun, ay yung dating Chief Justice Renato Puno. Hindi ba maiintindihan niya? Napakasimple naman pong intindihin niya. Maliwanag na batas yun sapagkat yun ay desisyon ng Korte Suprema. Bakit ipipilit niya yung DOJ opinion na kung saan ay ginamit ni Chairman Cordova na baka sakaling bigyan sila? Doon niya pinipilit na isangkot yung pag-uusap at sinisisi niya si Chairman Cordova. Hindi mo kanya ginawa ang pangako mo. Sinabi nga nga nung tao na paano kung ipipilit yun? Opinion lang yun. Sapagkat ako'y binigyan na kanya ng mas mataas na pasya o pagpapayo ng Solicitor General, sapagkat ang opisina ng Solicitor General ay yung statutory counsel naman ng NTC. Huwag niyang gagamitin yung hindi niya pagiging abogado. Kung hindi ka abogado at di mo maintindihan ito, wala na akong magagawa. Pero pinipilit kong ipaunawa sa kanya. Bakit naman yung ibang mga kaibigan nating senador na hindi naman abogado, pagka naman naintindihan nila yung paliwanag na nanggagaling sa amin, naintindihan naman at wala nang masyado pang sat-sat doon. Hindi siya nagtatanong para i-determine ang competence ni Chairman Cordova, kundi nagtatanong siya para ipakita niya sa bansa na nagkukunwari siya na ipinaglalaban niya yung interes ng mga nawalan ng trabaho. Pero ang totoo niyan, ang pinaglalaban niya, yung interes ng ABS-CBN. At ikinakapit pa niya yung tinatawag niyang freedom of speech at saka press freedom. Hindi ba niya naiintindihan na ang ABS-CBN ay isang negosyo? Ibig mong sabihin, dahil ikaw ay isang facility ng press freedom o ginagamit ka sa pagbibigay ng mga sari-saring mga opinion, ginagamit kang isang network, hindi ka na ba susunod sa mga batas, sa mga patakaran at mga tuntunin ng ating bansa dahil ikaw ay nagkukunwaring kumakatig sa tinatawag na press freedom? Kamukha ng isang hanap buhay, kung mo ba ikaw ay isang public utility, hindi ka na pasasakop sa batas, hindi mo na babayaran lahat ng mga sagutin mo sa batas, ganun ba ibig niya sabihin?